Pasado alas 8 kagabi, isang emergency ang nirespondehan ng Bureau of Fire Protection sa isang commercial building sa Barangay West Crames, San Juan City. 12 katao ang nakulong sa elevator ng gusali. Kwento ni alias James, pababa na sila nang biglang huminto ito. Nung nasa may mga third floor na kami, bigla siyang parang nag-sudden drop. Twice siya nangyari. Pinindot nilang emergency alarm bottle at sinubukan ng intercom sa elevator hanggang nakapag-text ang isa sa kanila at nakahingi ng tulong. Buti naman, yung isa sa kasama namin sa loob, parang meron siyang one bar. Ganyan. So, nakapag-send siya ng text eventually. Pagdating ng rescuer, Kuya, dapat safe. I-assure mo sa akin, safe. Una nilang hinanap ang manual ng elevator para malaman kung paano ito i-operate. Pero hindi ito makita ng maintenance staff ng gusali. Higit isang oras na sa elevator ang magkakaibigan, kaya pwersahan na nilang binuksan ang pinto nito. Yung isang maintenance doon, nilagyan niya ng konting opening, tapos inanoan nila, tinutukan nila na electric pad para makapasok yung air. Kaya nung pagdating namin, ma'am, pinorsible entry ko ng spreader, then bumuka yung elevator din para mas makapasok yung mas maraming hangin. Matapos ang isang oras, ligtas na ilabas ang 12. Ayon sa BFP, posibleng mechanical problem at passenger overload ang sanhi ng aberya. Kasi, yun nga, siksikan siya. Siguro wag nang, pag medyo marami na yung tao, wag nang masyadong makisiksik. 3,000 kilograms ang maximum capacity ng elevator at wala rin umanong tumunog na alarm na overloaded na ito. Kung tayo po ay religiously, tinitignan natin yung periodic maintenance po ng ating elevator, chinecheck, so updated po yung pag-secure ng mga permit, so hindi po malamang mangyayari po yung mga ganito pong sitwasyon sa ating pong mga elevators. Paalala ng BFP sa publiko, maging kalmado sa ganitong insidente at humingi ng tulong para agad ma-rescue. Karen De Guzman, ABS-CBN News.